Good evening mga madam at sir. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang ibig sabihin ng blended learning. Kasi sinasabi nga ng DepEd, di ba, na walang face-to-face, pero matutuloy pa rin ang pasukan, matutuloy pa rin ang klase, whether virtually or mga modules na ibibigay sa mga bata, ganyan. Meron tayong tinatawag na blended learning. So kanina, sinagot yan mismo ni DepEd Secretary Briones. Panoorin natin ito para maintindihan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng blended learning. Ma'am, marami nagtatanong, ano ba ho itong blended learning? Paano natin mapapatupad at sapat ba ho ang ating mga facilities para mapatupad itong blended learning? Secretary Briones, the floor is yours. Ano ba itong blended education na pinag-uusapan natin? Matagal na itong blended education. Naabutan ko na ito nung teacher pa ako sa UP. Ginagamit ito sa mga eskwelahan kung saan iba't ibang paraan ang kanilang ginagamit para magiging epektibo ang pagturo sa mga bata. Kaya itong blended education, combination ito, kung available secretary ang online, gamitin online. Kung hindi ito available, pwedeng offline. Kung halimbawa nahirapan tayo sa interconnectivity, pwede sa television. Kasi matagal na yung mga lessons, mga klase na ginagawa through television. Siguro karamihan ng mga teachers na natin, hindi pa sila pinanganap ng mga panahon yan. Tapos kung hindi din pwede ang platforms na sinasabi natin, kasi ang pinakamalaking ano natin ngayon, pinakapopular at this time, Sekhari, ay yung ating platform na tinatawag natin na DepEd Commons. Right now, more than 7 million subscribers ang naka-register dyan sa ating DepEd Commons, at we expect na dadami pa yung lahat na leksyon, mga learning resources, mga exams, tips to students, at saka mga parents, pwede din silang mag-subscribe. Kaya napakabilis ang growth nitong platform na ito. Para sa walang desktop o walang palaging rin-remind tayo nyan, gumawa tayo ng survey, alam mo, Sekhari, on teacher readiness. Kung ready ba ang mga teacher natin, hindi lang mga bata, kung ready ba ang teacher natin. Nag-survey tayo kung gaano kadami ang tinatawag nating laptop, desktop at home na pwedeng gamitin for distance learning o sa blended learning. Yung respondents natin umabot ng 788,000 ka mga teacher respondents, ay 687,000, halos 700,000 ka mga teachers, nagsabi sila sa survey na mayroon silang computer, laptop o desktop sa mga bahay nila. Ngayon, dahil mayroon tayong 6.4 million ka mga bata na nag-enroll ngayon, na nag-register sila, kasama doon sa enrollment forms nila, mag-indicate sila kung mayroon ba silang laptop, mayroon ba silang tablet, mayroon ba silang radyo, mayroon ba silang television, para yung teacher ma-adjust niya yung kanyang learning strategy sa estado ng mga bata. Kasi iba't iba yung mga sitwasyon ng mga communities. Halimbawa, NCR is very, very different. We also have island communities na ang effective talaga ay radio. Ang radio ang, sa tingin ko, pinaka-classic na paraan sa pagtuturo, kasi bata pa ako, Sekhari, ikaw siguro nagliligawan pa yung mga parents mo. Mayroon ang tinatawag noon na schools of the air, na mga lessons, mga discussions, dinadaan sa radio. And then dumating ang TV, dumating ang phones, dumating ang internet. Pero ito huli na, pinakauna talaga, 1800s pa, may radyo na. Kaya itong lahat na pamamaraan, ginagamit natin.
ngayon, balik ulit, gusto kong ulit-ulitin yung blended. Ang ibig sabihin ng blended, kung anong sitwasyon, halimbawa sa isang eskwelahan, kailangan i-adjust natin ito sa sitwasyon ng eskwelahan. Kung ano ang pangangailangan, anong estado ng mga bata, mag-a-adjust ang teacher, mag-a-adjust ang school. Halimbawa, ang approach for NCR would be different from an approach to a remote island or a remote mountain in the country. Depende sa availability ng communications. So, ito lahat tutulong sa atin ng patuloy kasi ang motto natin sa Department of Education, learning must continue, education must continue. Nagawa natin ito nung nagkaroon tayo ng sigalot sa Marawi, kung may bagyo, may earthquake, pinapatuloy natin ang edukasyon. And ngayon, with COVID, sabi natin, ipagpatuloy pa rin natin ang edukasyon dahil the children cannot wait, education cannot wait. Dahil maghintay tayo halimbawa na isang taon, sekhari, baka by the time babalik yung mga bata, ano na, they will be older by 1 year or 2 years at maiiwanan na sila sa daloy ng knowledge, sa daloy ng information at saka mga innovation. Ayan, mga madam at sir, no? At sa lahat ng mga viewers natin, whether teachers, estudyante, mga magulang, sana ay nalinawan kayo kahit papaano kung ano ang ibig sabihin ng blended learning. Okay? So, ayun, sinagot na ni Deped Secretary Briones. Mahalaga po ang pag-aaral. Sayang po ang taon na to kung hindi po natin i-enroll ang ating mga bata, ang ating mga anak, no? O mga pamangkin, kung ikaw man ay guardian. Okay? Kaya, wag natin skip ang taon na to. May mga paraan para matuto ang bata. Kasama kaming mga teachers sa paggabay, no? Para matuto ang mga estudyante namin. Okay? So, like, share, subscribe. Bye!